Ayan guys, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to. Ayan, may gagawin tayo ngayon na isang TV na Changchong. Ayan, Changchong. Ayan, ang problema nito, sabi ng may-ari, maandar naman daw to eh. Saksak natin. Natin i-power. Iyon. Maandar naman siya, kaya lang maputi. Ayan. Guhit-guhit. Eh guys, pagka ganyan ang problema ng TV, guhit-guhit na ganyan, tapos namumuti. Kadalasan na nagiging problema niyan, hindi sa flyback, yung capacitor na 250 volts. O di kaya, loose board. O hinang. Check natin kung ano yung problema nito. Eh guys, nabuksan na natin ngayon. Ito yung sinasabi kong capacitor na 250 volts. Yan, malapit dyan sa flyback. Ito yung supply ng sa video. Hindi naman siya lumobo. Kasi kadalasan ito yung lumulobo dito yung nagbo-bloated. Ito okay naman. At pwede natin testerin ng ESR kung good pa. Tapos yung sa may screen niya, sa may flyback. Ito kasi kadalasan yung sa flyback, yung screen tumataas. Tumataas. Pag binalik mo, bumababa. Pagka gano'n na may problema na yung flyback. Pero naka-shield, mukhang okay pa naman, hindi pa nagalaw. So, check natin sa ilalim. Baka puro loose board lang bago tayo magpalit ng pyesa. Check muna natin yung mga hinang niya kung hindi lumuwag. Ngayon, pag lumuwag, ihinangin muna natin bago tayo magpalit ng pyesa. Ayan guys, check muna natin sa ilalim. Ayan guys, nabaligtad ko na. Ito, unang tingin pa lang natin, ayan o, meron na tayong nakitang loose. Ayan o, lumuwag nga na hinang sa may flyback. Ayan. Ayan o. Dami. Tapos dito sa may mga parts niya dito, meron din tayo nakita na, ayan, sa may vertical na to eh. Vertical section na yan, ayan. Medyo may mga angat-angat na rin. Kailangan na rin hinangin, ayan o. Madami yan. Dito, sa may parte ng yoke. Ayan, maghinang na rin tayo dyan. Sa mga maluluwag na ano, nakikita natin, hinangin na natin para hindi na isa pang luluwag pagka nagtagal eh. Masisira, gano'n. Kaya babalik nung may-ari, sasabihin, may ibang problema. Ayan guys, hinangin muna natin lahat ng mga hinangin. Bago tayo magpalit ng pyesa kung hindi pa siya titino. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, kagaya yung capacitor na 250 volts. Yan, yan. Tapos yung sa may primary niya, pag maghinang ka dyan, pag pinandar mo yan, bago ka maghinang, sigurado yung muna nakabunot yung plug. Tapos yung capacitor na malaki, yung 400 volts. Ayan, no? Ayan, ayan. Kadalasan yan, mayroon na nagpupondo. Yung iba. Pagka ganyan, i-discharge muna bago maghinang. Kasi, lalo na sa sharp, yung sa secondary. Yung capacitor na malalaki. Yon, may mga pondo yan. Tapos sa jungle IC, kagaya yan, no? Pag yan lose o lumuwag, kung sasabihin hinang lang kasi yung dikit-dikit na yan, pag di ka marunong maghinang dyan, magdidikit-dikit talaga yan. Pagka ganon, saksak mo, ay nagdikit, lalong lalaki, sira. Kaya kung hindi ka expert sa ganyan, huwag mo sasabihin hinang lang at madali lang. Kasi mahirap din ang naghihinang. Ayan guys, hinangin muna natin siya. Tapos check natin, testingin natin kung okay na. Ayan guys, hinangin muna natin. Lahat tayong tagahawak ng camera. Pag nayari, pakita ko na lang sa inyo. Ayan guys, eto na. Okay na siya. Nakikabit na natin at nahinang na. Ngayon makikita ninyo, wala na yung guhit-guhit. Saka hindi na siya maputing-maputi. Normal na yung picture niya. Yung raster o snow. Ayan o, wala na siyang guhit-guhit.
loose board lang ang naging problema niya. Wala naman ibang piyesa na pinalitan. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa panonood ng video na to.